atin dito po sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glenna Fay Yapchulay. At ngayong buwan ng Enero ay sineselebrate naman natin ang Goiter Awareness Month. Ano nga ba itong goiter? Ito po yung bosyo kung sa Tagalog. So ano nga ba yung madaling malaman kung may goiter isang tao? Ito po yung may malalaking leeg. Ano ba yun? Malaking bukol sa leeg. So, hindi yung dahil mataba lamang, ha, talagang makikita natin yung malalaki dyan sa leeg ng mga pasyente. Ano ang mga pagkain na pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin ng may goiter? So, ang goiter ay isang irregular na paglaki ng thyroid glands. So, ano yung thyroid glands? Ito po yung nakikita dito sa ating, kung lalaki, may Adam's apple eh. So, lalaki lang po may Adam's apple ha, mga babae ay wala. So, yung sa ilalim ng Adam's apple, meron siyang butterfly shape. So, kung halimbawa po sa babae, dito po siya. Ayan, dito. Just above na makakapan yung buto nyo dyan, sa taas niya ng konti, butterfly, kasi ganyan po yung shape. Uy, para ako na gano'n dito, ah. Ano yung tawag yung heart ng Korean? Kasi po, butterfly shape siya. So, parang ganyan. Nakita, ayan, tinignan ko sa screen. So, ganyan po yung shape niya na naandito sa may ating lalamunan. So, ano ba ang trabaho ng thyroid glands? Ang thyroid glands ang nagagawa ng mga hormones na nagko-control ng iba't ibang parte ng katawan. Tulad ng, kasi kinokontrol niya yung hormones na pinoproduce nito ay kinokontrol niya kung paano gagalaw ang bawat cells sa loob ng ating katawan, turning to energy or yung metabolism. No, narinig niyo na yung metabolism, sinasabi nila kapag daw mabilis ang metabolism, mapayat. O kaya kapag mabagal ang metabolism, tumataba. So, totoo po yan. Kasi ang thyroid glands ang nagko-control ng panunaw, unang-una. Yung ating panunaw, yung tibok ng puso, yung autonomic nervous system natin, pati brain ha, may effect. Kaya nagkakaroon ng mood swings ang mga merong bosyo. At kinokontrol din niya ang iba pang parte ng katawan, tulad ng bones, yung ating mga buto dyan, yung muscles, yung joints. So, pati menstruation nyo nakokontrol. May parte rin ang thyroid hormones. Kapag kayo ay merong goiter, pwedeng maging irregular ang inyong menstruation. So, hindi lamang dahil hormonal imbalance ng progesterone and estrogen sa ating mga ovaries, uterus, mga pambabae, no? Kasama na rin dyan ang role ng thyroid glands. At isama pa natin sa naapektuhan ng bosyo ang fertility o yung kapasidad na magbuntis. Okay, napakalawak ano ng sakop ng bosyo or goiter. So, ano nga ba dahilan? Bakit tayo o ang isang tao ay nagkakaroon ng goiter? So, una, iodine deficiency. Ano nga ba yung iodine? Naririnig nyo na yan, di ba? Iodized salt. Na nung panahon ni Secretary Juan Flavier ay nagkaroon ng programa tungkol sa iodized salt. Kasi nga, itong iodized salt or iodine ay may effect sa bosyo. Pangalawa, sa pagtangkad ng mga bata at kumbaga sa nutrition talaga. Ano? At yung kanilang mental capacity or yung ating mental skills para wag daw maging mahina ang utak ng isang bata sa pag-aaral, kailangan din ng iodine. So, ang iodine kasi ay ang pinaka-common na dahilan kung bakit nagkakaroon ng bosyo. Ito kasi ay pinoproduce ng ating
thyroid hormones, yung iodine. Pero kung kulang ka niyan, pwede kang magkaroon ng thyroid or goiter. Magkaroon ng problema sa inyong thyroid glands, kaya lalaki siya. Bakit siya lalaki? Kasi pipilitin ng katawan ng ating thyroid glands na parang sabihin na natin, lawakan niya yung kanyang bilao para masalo niya lahat ng iodine sa katawan. Kaya siya palaki ng palaki. Okay? So, another cause kung bakit nagkakaroon ng goiter or bosyo ay autoimmune disease. Ano nga ba yung mga autoimmune na yan? Ako, ang autoimmune, kapag atin pong dinefine, ito po yung mga gumagawa ng sariling panlaban sa katawan. Parang yung katawan mo mismo may kalaban at ikaw rin yun. So, medyo mahirap po talaga yun, pero nangyayari po siya. At sa ating mga pag-aaral ngayon, napakadami nang na-identify na mga autoimmune diseases. Katulad na lamang ng lupus. Naririnig nyo naman yun, di ba? Pinaka-example pa nga natin ng mga autoimmune diseases ay, di ba si Chris Aquino? Inaamin naman niya na meron siyang mga autoimmune diseases. Hindi lamang isa, kundi marami. Inamin niya rin na meron siyang lupus, kaya po nagkukulay red yung kanyang pisngi, yung butterfly rash. Ayan na naman ang butterfly. So, butterfly rash, parang ang thyroid natin kanina, sabi ko, butterfly yung shape, which is totoo. And then, sa autoimmune naman na lupus, ay nagkakaroon sila ng butterfly rash, yung mapula yung pisngi hanggang dito. Yan. So, ano pa yung mga autoimmune diseases? Psoriasis, it is an example of autoimmune. So, ganun din sa thyroid, nagkakaroon ng autoimmune diseases na nagdudulot ng paglaki ng goiter. Number 3, ano pa yung example natin ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng bosyo? Yung mga iniinom nating gamot. Okay, bakit lumalaki yung goiter? Pwedeng dahil sa lithium. Itong lithium ay gamot po siya sa bipolar disorder, mania. Ito yung gamot sa mga sa utak. Actually, sa mga may mood disorders. And then, ano pang klase ng gamot? Amiodarone. Sa mga umiinom dyan ng amiodarone, ito po ay nagko-control ng heartbeat. Gamot po siya sa puso. Pero, wag pong magtaka, bakit lumalaki yung leeg? Pag po nangyari yun, maari na kayong pumunta sa inyong cardiologist para baguhin yung gamot nyo. So, number 4, mga infections. Infections sa ating thyroid glands. We call it thyroiditis. Ano nga ba example ng thyroiditis? Ito yung mga Hashimoto's thyroiditis. Oh, ang galing ng pangalan, no? Hashimoto. So, yung Hashimoto's thyroiditis, ang dinudulot naman niya, bumabagsak yung kanyang thyroid hormones. Pero ito, nagagamot siya, katulad ng isang viral thyroiditis. Ibig sabihin, meron lang nag-infect dun sa inyong thyroid glands, kaya siya namaga, and then gagamutin lamang siya, and then mawawala na. Cigarette smoking. Kung kayo ay naninigarilyo, maaring magkaroon ng paglaki ng thyroid glands. Kasi nai-impede niya yung mga production. Kumbaga sa isang factory ay nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa usok ng sigarilyo. Ayan. Number 6, kapag ikaw ay kumakain ng sobra-sobrang dami, halimbawa halos araw-araw na lang ito yung mga kinakain mo. Maraming amount na ito sa iyong katawan tulad ng soy. Ano nga ba yung soy? Mga soya, halimbawa tokwa, soy milk, yan, yung mga soy. Peanuts, mani. Pagkain ka ng kain ng mani na nasobrahan na yung katawan mo, pwede kang magkaroon ng bosyo. Broccoli and cabbage. Kung halimbawa ay
araw-araw mo nalang kinakain ng repolyo at broccoli, yun na lang ang laman ng diet mo. Sa sobrang dami, pwede nang lumaki ang iyong thyroid glands. Kaya, dapat tamang kain lang. Magaganda silang pagkain. Wala tayong question about it kasi plant-based sila. Ngunit pag nasobrahan din, ay pwedeng magkaroon ng side effect. Then, number 7, yung toxic nodular goiter na nagpo-produce ng masyadong madaming yung nodules, mga bukol-bukol sa yung thyroid glands, nagpo-produce ng maraming-maraming hormones, kaya lalaki rin yung iyong goiter or magkakaroon ka ng goiter or bosyo. Meron pa, base sa mga pag-aaral, yung mga inflammatory foods. Meron na ha, eto, pag sinabi nating inflammatory foods, mga nakakatulong na magpalala ng mga pamamaga. Ayan. Tulad na lamang ng strawberries, peaches, sweet potato, ano ba yung Tagalog ng sweet potato? Kamote and cassava. Kapag merong namamaga ng, let's say, thyroiditis o yung bosyo ay malaki na, huwag ka na munang kumain ng mga strawberries, peaches, sweet potato, and cassava. Simple goiters, simple lang muna. Magsimula tayo sa simple kasi meron yung mga complicated ones eh. So, ano yung simple? Ito ay nagsisimula usually ah, but not all the time. Pwede rin mangyari sa mas mababa pa sa edad. Pero ang kalimitan ay 40 years old and above. Okay? Tapos may family history. Ibig sabihin, kung may lahi kayo ng goiter, malaki yung chance mo rin na magkaroon ka. Tapos kapag halimbawa ikaw ay ipinanganak sa lugar na may iodine deficiency. Halimbawa, kasi ang pinakamadaling sabihin natin na source of iodine yung mga seafoods eh. So kung pinanganak ka sa may baybay dagat at lagi mo kinakain yung mga produkto ng dagat na may iodine, eh sigurado malaki yung chance mong ligtas ka sa bosyo. Pero kapag sa mga lugar na walang iodine, yung mga bundok-bundok talaga na halos hindi sila kumakain ng mga seafoods nang walang sources of iodine. Kasi naiisip nyo siguro pag iodine, yung iodized salt kaagad lahat ng asin. Hindi po lahat ng asin ay may iodine. Kapag ito lang ay naging iodized salt, that's the only time it will be with iodine. But if it is a table salt o yung malalaking salt natin, then it has no iodine. Okay, malinaw yan ha? And then, sino pa yung common na pwedeng magkaroon ng bosyo? Mga kababaihan. Pero sa mga kalalakihan, pwede rin sila magkaroon, pero mas common lang sa mga babae. So, ano ba symptoms ng merong bosyo? Una, yung nabanggit natin, malaki yung kanilang leeg dahil may bukol. So, itong bukol na to, pwedeng bumara sa lalamunan. Okay? Kasi nandito lang siya sa ibabaw, ang nasa likod niyan ay yung daluyan ng hangin at daluyan ng pagkain. Magkaiba ang daluyan ng hangin at ng pagkain, ha? So, halimbawa sa laki niya, naipit niya, lalo na kapag nakahiga kayo, di ba? Pag nakahiga, ay nakadagan ang bukol. So, kapag ito ay bumara, ano mangyayari? Mahihirapan kang huminga. Lalo na ito pa yun, ha? Isa pang test dyan. Pag tinaas yung kamay, may malaki kang bukol, tinaas mo yung kamay mong ganyan, ang tendency ay maipit mo siya. Kaya mas mahirapan kang huminga. Okay? Pangalawa, sila ay nauubo. Malimit silang maubo. Bakit? Kasi nga, may parang nakabara sa kanilang lalamunan. And then, namamaus din sila. Nagkakaroon din sila ng hirap sa paglunok. Especially yung mga pagkain. Kapag tubig, medyo madali pang lumusot eh. Kasi, liquid eh.
Pero kapag yung mga pagkain na madaling mabilaukan, yan. So, maaring na bumabara na yung iyong bosyo sa daluyan ng pagkain. And syempre, pag hinawakan mong ganyan, masakit yung bukol. Nabanggit natin kanina na may effect siya sa puso, 'di ba? So, na kakaroon sila ng palpitations. Yung mabilis na pagtibok ng kanilang puso, hindi dahil sa may nakita silang nakakatakot, nakita nila yung crush nila, kaya na-excite sila, o nanalo ka sa loto, kaya bumilis yung tibok ng puso mo, o natakot ka, may nakita kang multo. Hindi po yon. Kahit wala silang ginagawa, bumibilis yung tibok ng kanilang puso, it could be because of the goiter. Okay? Number one, yung palpitation. Tapos, tremors. Pag gumanyan kayo, exam nyo, ganyan na, at gumaganyan-ganyan yung kamay nyo, nanginginig-nginig, paano yung pinakamadali? Pag may papel kayo, tapos si ganyan nyo, kailangan di siya gagalaw, di ba? Pero kapag yun gumaganon-ganon, ibig sabihin, may tremors ang isang tao. So, yung chances niya rin na may merong problema sa thyroid glands. Kasi sometimes, hindi mo pa nakikita na malaki eh. Nagsisimula pa lang pero may mga symptoms na po. So, yung pinapawisan ng malamig, nage-hair fall, meron ding iba na mamayat, iba naman sobrang tumataba. Nabanggit nga natin kanina, di ba, yung metabolism. So, yung iba, sobrang payat at yung iba naman, sobrang taba. Bakit? Kasi yan, it depends kung gano yung production ng thyroid glands. If it is madami ang pinoproduce, ibig sabihin, sobra-sobra, ikaw ay tinatawag na hyperthyroidism. So, ano yung simptomas mo? Ikaw yung magkakaroon ng palpitations, madalis, mabilis magpawis, mabilis mahapo, payat na payat, or namamayat ka, madaling manlagas yung buhok mo, tapos nagda-dry yung skin mo, ayan. So, kapag naman ikaw ay mababa ang production ng iyong thyroid hormones, magkakaroon ka ng hypothyroidism. Ikaw naman ay kahit ano na ang iyong gawing pagpapapayat, ginawa mo na inumin lahat, tapos nag-diet ka na, nag-exercise ka na, pero bakit patuloy pa rin yung pagtaba mo? You could have hypothyroidism. So, ayan po ha, sa mga ating mga kababayan na hindi ma-explain ano pa ang gagawin nila para lamang mamayat at bakit hindi sila namamayat. Yan, dahil the possibility of may kinalaman ng iyong thyroid hormones. So, ang hypothyroidism, opposite lang siya ng hyper. Kung yan mataba, hindi nagpapawis siya naman, giniginaw. Tapos, kasama na rin dyan, sa buhok naman, pareho sila, minsan nag-hair fall, it's because of the stress sa katawan ng isang tao. Due to the disruption of the hormones. Both of them can affect the menstruation. Kaya hyper ka o hypo ka, maapektuhan mo yung menstruation na nagli-lead to irregular menstruation. Siyempre, kung irregular yung menstruation mo, maapektuhan rin ang fertility. Ibig sabihin, yung capacity mo na magbuntis. Paano nga ba malalaman kung ikaw ay may goiter? Kay hypo ka o hyper? Para eto alam nyo, sa totoo lang, ang mga interesado ng makaalam nito, yung mga nagpapapayat dyan na hindi pumayat-payat kahit anong gawin. So, i-reveal na natin paano nga ba pwedeng gawin. Una, para malaman mo, ay kinakapa ng iyong doktor ang lalamunan. Eto, dito, palulunukin ka kasi pag lumunok ka, iibabaw yung thyroid glands. Kapag nakapa na malaki yan, ay, nako, malaki yung chance mo na may bosyo ka. So, magpo-proceed to another test, which is the blood test. Ito yung kukuhanan ka ng dugo, hindi to fasting ha. So, anytime pwede ka magpakuha ng free thyroxine or yung FT4, tapos yung FT3.
yung free triiodothyroxine. So, FT3 and then the TSH. Yung TSH is the thyroid stimulating hormone. So, tatlo yung klase ng dugo na kukuhanin sa'yo. FT3, FT4, and TSH. So, kapag meron dyang tumaas, it means hyperthyroidism. Kapag naman bagsak, hypothyroidism. So, kapag halimbawa nalaman na, or pwedeng isabay kasi, na meron ka ng nakapa na bukol dyan sa iyong lalamunan, ay nagre-request na tayo ng ultrasound. We call it the neck ultrasound or the thyroid ultrasound. Kasi basically, pag nag-ultrasound tayo ng leeg dito, ultrasound is like merong machine na ididikit lang na ganun, hindi po siya masakit. Promise, hindi siya masakit, ipapahid lang na ganun. Yung mga ultrasound na parang sa mga buntis din, sa tiyan naman nila. So, ganun din yon dito. So, titingnan kung merong malaki nga yung thyroid o hindi. And then, pwede rin kasing mag-thyroid scan and uptake. Ito na po yung mga medyo sophisticated, medyo mataas na level ng pag-exam. Kasi ito po ay gumagamit na tayo ng mga CT scan and other mga ini-inject. Kasi po para malaman if yung inyong bukol sa lalamunan ay cancerous o hindi. Okay? Kapag nakakita ng mga nodules, minsan kasi mare-report yan, multiple, solid, and complex nodules. O kaya ay cystic. Pag sinabi kasing cystic, ang laman niyan tubig eh. Mga mucinous or serous. Ibig sabihin, fluids ang laman po ng mga bukol nyo sa goiter. Pag sinabing complex o mix, kasi pag sinabing complex, mix ng mga bukol talaga at saka yung may tubig. So, pag ganun po ay pinapabiopsy. Paano binabiopsy? Don't worry, hindi po kayo hihiwaan ng malaki kaagad. Yung bung biopsy kukuha ng syringe, itutusok lang po dun sa goiter. Tutusok lang yan, kakapain yan. Ang gumagawa po nga pala nito ay mga ENT. Ears, nose, throat specialist na mga doctors. So, tutusukin po nila yan ng karayom lang and then hihigupin ng syringe. Kung masakit, naglalagay naman po sila ng anesthesia. So, hindi kayo iwaan kasi tinusukan lang po kayo. We call it the fine needle aspiration biopsy. Tapos po, titingnan ito sa microscope ng mga pathologist, mga doktor po ng espesyalista sa pagda-diagnose. Kung sasabihin nila sa inyo, ito ba ay cancer o hindi. Okay? Yung inyong bukol. So, parang bigla sila natakot kasi narinig na nila yung word na cancer. Usually po, ang thyroid cancer ay bihira. At kapag nagkaroon naman po ng thyroid cancer, mabagal siya. Siya yung klase, isa sa pinakamabagal lumala na klase ng cancer. Pero meron po talagang nag-exist na thyroid cancer. We call it the adenocarcinoma pa rin eh. Okay, paano nagagamutin? Naku, natakot na sila eh, kaya kailangan gamutin na natin. Kapag ito ay simpleng bosho lamang, depende nga dun sa nakita, hyper ba o hypo, pag hypo, bibigyan ka ng gamot na artificial na thyroid hormones para tumaas yung level. Pag naman ito ay hyper, mataas naman, ibababa ng gamot, bibigyan kayo ng gamot, tableta, para ibaba naman yung level. So, in short, tableta lang po ang gamot. Huwag kayong matakot, hindi agad-agad ooperahan yan. Ngunit kapag inyong napabayaan, dun na magkakaroon ng posibilidad na operahan. Tulad na lang kapag na banggit nga natin kanina, nahihirapan na kayong huminga, nahihirapan na kayong lumunok. Lagi na kayong nabibilaukan yan. So, kailangan na po siyang tanggalin. So, iwasan nyo ng lumaki sa pamamagitan ng tableta. So, kapag naman kulang sa iodine na patunayan na yung goiter mo, ay kulang sa iodine, which is the most common cause, ha?
binibigyan ng Lugol's iodine, isa po siyang parang liquid yun eh, dinadrop, na ihahalo mo siya sa bibig mo, pwede, diretso mo rin din, or yung potassium iodine solution. KI, we call it the KI, kasi po ang simbolo ng potassium ay letter K. So, para maging stable siya, nilahaluan siya ng potassium, maging iodine, then idadrop nyo po. Yun ay isang paraan ng paggagamot ng mababang hormones ng thyroid glands o hypothyroidism. Kapag ito naman ay sobrat na talagang laki niya, ayaw nyo pa rin magpa-opera, pwede pong hindi muna operahan, paliitin muna sa pamamagitan ng radioactive iodine. Sasubject kayo sa radiation therapy. Hindi kayo hiwaan kasi yon, ang radiation therapy, tatapat lang sa inyo yung machine dun sa bukol para tirahin through the radiation nga. So, walang hiwa. And then, liliit na siya ng liliit. So, pwede hindi na siya operahan. Okay? Pero kung sobrang laki pa rin niya, tapos, kesa operahan nila ng sobrang laki, mas dangerous kasi baka may matamaan ng mga ugat, pinaliliit muna to through a radioactive iodine bago siya tanggalin. Okay, yun nga nabanggit natin sa pang-treatment is thyroidectomy or yung proseso ng pag-oopera. Okay, pag-usapan naman natin, sabi, ano ba yung mga pagkain na pwedeng magpaliit ng goiter? Okay, preventive and natural way. We need zinc. Okay, marami na tayo naririnig ng mga zinc supplements, itong mga ascorbic acids natin ngayon na nauso dahil sa COVID na may kasamang zinc. Kasi ang zinc ay maraming benefits sa ating ilong, sa ating paghinga, sa ating tiyan. Kapag kayo ay nagtatae or nagdadiarrhea, even mga bata, binibigyan natin ng zinc. Tapos, importante rin ang mga B vitamins o yung vitamin B complex, especially the B12. Ito ay makikita nyo sa mga pagkain tulad ng spinach yung kinakain ni Papay, diba? Spinach, ito ay mukhang kangkong, pero isa pang klase ng green leafy vegetable. Spinach, pwedeng kumain ng kasoy, lamb, bihira naman sa atin ng lamb eh. Ito yung mga beef na talagang pinakain ng dahon lang ha. Walang chemicals. Kaya kailangan dahon lang and then yan yung papakain sa kanila. Chicken, eggs, mushrooms, and asparagus. Sila ay mabisang magpaliit ng bosyo. So, kailangan din natin ng mineral na selenium. Itong selenium ay makikita natin sa, again, kasoy, sunflower seeds, sa spinach again, and salmon. Yung mga sashimi. Yan, salmon. And oats. Quaker oats. So, kapag may bosyo ka, kumain ka rin ng Quaker oats. And kailangan mong tanggalin muna yung mga pagkain na nagkukos ng pamamaga. Diba? May nabanggit na tayo kanina na mga pagkain na nakakamaga tulad ng strawberry, peaches, kamote, cassava. So, tatanggalin mo rin yung mga pagkain na may gluten. So, mapapansin nyo ngayon, very aware na mga tao, nagbabasa na ng mga labels, may nakalagay dyan, gluten-free. Ano nga ba yung gluten? Kasi ang gluten ang nagbabind sa mga pagkain. Ano ba yung component ng gluten? Ito ay pwedeng barley, pwedeng wheat, rye, ito yung mga klase ng mga sa mga harina. Yan. Kasi ang gluten ay isang klase ng protina na nagbabind nga. So, again, ano yung mga pagkain na masasabi nating madalian na kahit hindi mo nabasahin na may gluten? Wheat, barley, and rye. Tapos, kapag mataas yung diet mo sa taba, sa mamantika, yan, pwedeng mag-cause yan ng pamamaga, kaya dapat iwasan mo siya. And kasama na rin yung processed and packaged foods. Ibig sabihin, ito yung mga ready-to-eat na foods.
Di ba marami na ngayon sa atin na bibili sa convenience stores, kahit pakanin yan na meron siyang ulam, pero naka-pack foods na siya. Ibig sabihin, pwedeng pang matagalan bago makonsume. So, iwasan nyo muna ito. Tapos, kailangan increase nyo yung vitamin D sa katawan, lalo na kapag kayo ay hypothyroidism. Kapag po yung, ano palatanda pag hypo, yung medyo matataba sila. So, kumain ng egg yolks, tuna, mackerel, salmon, mushroom. And yung vitamin D po ay importante na maarawan kayo. Bakit? Kasi mas nagfa-function or na-absorb yung ininom nyo, kinain nyo na vitamin D kung kayo ay maarawan. Kasi yung sunlight po ay may effect sa pagpaprocess ng vitamin D sa ating katawan para ma-absorb. May tinatawag tayong Graves' disease. Ito po yung mga makikita nyo na parang lumuluwa yung mata. Ito ay dahil sa hyperthyroidism. Yung mga parang hindi na wala silang lahi na nakaluwa yung mata, pero nagkakaroon. So, Graves' disease po, at ang Graves' disease, marami pa siyang component na apektuhan yung puso. Especially talaga, puso. Pati yung pag-function ng tiyan ha, ang mga may goiter nga pala, minsan parang may feeling silang hindi natutunawan. As a conclusion, ang thyroid gland po ay nakaka-affect sa ating puso, sa pagtibok ng puso. Kaya po pag pinapainom ng mga gamot sa thyroid glands, kapag hyper, o especially the hyper, sinasabayan din ng beta blockers. Ito po yung kasabay na Inderal. Dahil kinokontrol na rin ang tibok ng puso. Kasi nga, pag nasobrahan sa tibok, pwedeng ikamatay. Yung inyong CNS, cranial nervous system, yung ating mga ugat, kaya nagte-tremors, yung parang nanginginig-nginig sila. Autonomic nervous system, kaya po laging parang takot na takot, laging parang may mood disorder. Minsan masaya, minsan hindi, lungkot na lungkot, nagkakaroon ng depression. It is all because of your thyroid hormones. Isama pa rin natin sa autonomic nervous system yung bukod sa parang ninenerbios, ay sila ay, yun na, nanginginig, pinagpapawisan din ng sobra-sobra. At yung sa bones naman, ay dahil nga nabanggit natin yung vitamin D, may effect ang vitamin D sa ating buto, sasama pa natin ang calcium at ang phosphorus. So, yan po ay pwedeng humina ang kanilang mga buto sa katawan, kaya madaling magkaroon ng osteoporosis kapag po may goiter. And then GI, gastrointestinal, may effect ang thyroid hormones sa panunaw natin sa tiyan. Kaya nga sabi, metabolism. Kaya yung iba may feeling na hindi natutunawan, sakit na yung tiyan nila kapag merong goiter. And nabanggit natin, metabolism, malaki effect kahit magpapayat ka ng iniinom mo na lahat, nag-exercise ka, diet na diet ka na, mataba ka pa rin, it's because pa-check ka na rin ng thyroid hormones mo. No? At tsaka, nakaka-affect din ang thyroid hormones sa paghinga. Siyempre, kapag ikaw ay may malaking bukol sa lalamunan, mahirapan kang huminga. Again, yung heart rate, moods. So, kapag ito lahat ay hindi ginamot, ano mangyayari? Pwede kang magkaroon ng cardiac arrest due to your heart pag-pump, pag-heartbeat. Humina ang iyong bones, masasakit lagi ang iyong muscles. Magkaroon ka ng hormonal imbalance. Pag nag-hormonal imbalance ka, hindi ka magbubuntis. At saka pwede kang magkaroon ng mga myoma. So, magkakasalabit-salabit na yan. Magkakaroon na ng mga complications na ang kailangan lamang ay makontrol ang inyong hormones from your thyroid glands. So, another precaution, last tip natin, kung kayo po ay may gamot na iniinom para sa inyong goiter, huwag kayong iinom ng calcium or ng mga antacids
4 hours before or after nyong uminom ng gamot. So, paano po yun? Kung meron kayong gamot sa goiter, inumin nyo siya bago kumain ng agahan. Kasi po, mas maganda ang absorption niya kapag may acid pa sa tiyan. And then, kapag po may calcium or antacid kayong iinumin, especially the calcium carbonate, ay dapat lampas na ng 4 oras from the time na uminom kayo ng gamot nyo sa thyroid. Okay? Para mas maging maganda ang absorption ng calcium nyo. Kasi pag sinabay nyo po siya sa gamot nyo sa, let's say may antacid kayo or calcium carbonate na ininom tapos kasabay ng gamot sa goiter, bumababa yung chances of absorption ng pareho. So parang baliwala lang, sayang. So, ang again, vitamin D is very good for those with hypothyroidism. Yung mga bagsak ang kanilang thyroid hormone.